Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, DZRH, 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, sunod-sunod na malalaking shipment ng shabu mula China, pinalusot lahat ng Bureau of Customs. Hired killer na may papatayang mayor na Timbog, umaming bayad na siya ng 5 milyong piso. And here, pinagbabaril sa loob ng sasakyan sa Quezon City, patay. Babae na paakyat ng footbridge, nadukutan ng wallet. Rider, sumeblang matapos umipit sa kadena ng motor ang suot nitong kapote. Ano ang tamang proseso sa paghuli sa isang kriminal? Alamin! Nominasyon para sa 2017 St. Teresa of Calcutta Awardee, binuksan. Pinas, wagi sa International Math Olympiad Challenge sa Singapore. Pagsusuot ng mga sibilyan ng military uniform, illegal nga ba? Alamin! Sobrang pag-inom ng vitamins, may negatibong epekto sa katawan ayon sa pag-aaral. Binata, patay matapos tumilapon sa fireball ride sa Ohio State Fair. Vice ganda, ibinuking ang relasyon ni Bella Padilla at Zanjo Marudo. Joshua Garcia, indinepensa ang pagsusot nila ni Julia Barreto ng mask sa loob ng shopping mall. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Now, there is 3 million, 3 million drug addicts per hour. I pick up it to slow. Senator Gordon sumabog sa galit sa BOC. Galit na galit si Senator Richard Gordon sa Bureau of Customs matapos nitong ilang ulit palusutin ang shipment ng bulto-bultong shabu mula sa China. Kung bakit mistulang pinabura ng BOC ang shipment ng mga shabu, alamin po natin sa report ni RHF 48, Sheila Idubas. Kumukulo ang dugo ni Senator Richard Gordon sa pinuno at mga opisyal ng Bureau of Customs. Nadiskubre kasi ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na madulas na nakalusot sa Customs Bureau ang malalaki at magkakasunod na shipment ng shabu galing sa China. Sa pagdinig ng komite ni Gordon, lumitaw na pinakamalaki sa shipment na binigyan ng go signal sa Bureau of Customs ang 6.5 billion pesos na halaga ng shabu na kalaunan ay nakumpiska sa raid ng NBI sa Valenzuela City. Pero hindi yun doon natapos. Napag-alaman ni Gordon na pagkatapos ng raid sa Valenzuela ay may mga shipment pa ulit ng shabu na dumaan sa kumpanyang EMT na pinalusot uli o inilagay sa kategoryang green lane ng mga opisyal ng customs sa pangunguna ni dating AFP officer Nicanor Faeldon. Dito na kumulo ng husto ang dugo ni Gordon kay Faeldon at sa mga opisyal ng BOC habang todo pasalamat naman ang senador kay customer broker Mark Taguba na siyang nagbulgar ng katotohanan sa nasabing mga shipment. Ibinulgar ni Taguba na magkaibigan si Faeldon at si Richard Tan o Chen Julong na siyang smuggler ng 6.5 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Valenzuela. Nagpakita si Taguba ng litrato ni na Faeldon at Richard Tan sa pagdinig at may litrato rin na magkakasama si Tan, Faeldon at ang intelligence chief ng Customs
na si Neil Estrada. Agad namang dumepensa si Estrella at sinabing kaya may litrato sila kasama ni Tan ay dahil hiningi ito ng Chinese counterpart bilang pruweba ng pag-uusap sa customs at legal ang operasyon. Pero hindi ito kinagat ni Gordon na nag-issue ng subpoena para ipatawag sa hearing sina Tan at Kenneth Dong na itinuro rin ni Taguba na kasabwat sa smuggling ng malaking shipment ng shabu. Tingnan natin ang target ninyo. Ang target ninyo sa 2016 ay 456 billion. Senators, please take a look. Ang nakuha nyo, 398 billion. Kapos kayo ng 58 billion. Paano nyo makukuha? Binaba nyo ang average ng 40 mil na lamang per box. Tapos sasabihin nyo, kapos. Eh palagi na lang, kapos. Dahil nga, yung 3 o'clock habit, hindi naalis. Pinalitan nyo ang sistema ninyo na sa inyo na lang area nakatutok yung magdi-decide kung sino nga harangin. I will lay the predicate for that because I think maybe you did the right thing. Nakikita nyo ngayon, mali. Pero ang lumalabas dito, even an examinee for a school teacher na walang alam sa customs, na kumuha lang ng brother-in-law na tinulungan ni Mark ni Tagbanua, Taguba, ay nakapagpalabas ng 630 or 580 or whatever it is, sobra-sobra, sa green lane. Ay sabihin, walang check. So, dun lumabas yung 6.5 billion. Ngayon ang tanong, ilan pa ang lumabas? Sino ang nagpalabas? Sino ang nag-check at ba't ganong kalakas itong lady na ito, itong broker na ito, at saka yung kaibigan ng broker na yan, at saka yung tropa nila, ba't ganong kalakas? Sa sama ng loob ni Gordon, nasabi nito na kahit anong tindi pa ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ay baka mauwi lang sa wala kung ang malalaking shipment naman ng shabu ay madulas na nakakalusot sa Customs Bureau. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Customs pa rin tayo. Bala saan sa customs isinusulong sa Senado. Matapos maharap sa kontrobersiya ang Bureau of Customs, isinulong na sa Senado ang malawakang reorganization sa ahensya. Kung may maitutulong ba ang bala saan sa paglinis sa BOC? Alamin natin sa report ni RH12, Milk Rigunan. Dapat ipatupad na ang malawakang reorganization sa pamunuan ng Bureau of Customs. Ayon kay Senate Majority Leader Tito Soto, matindi ang mga katiwalian sa BOC at dapat aksyonan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng kampanya nito laban sa graft and corruption. Sabi ni Senator Richard Gordon, chairman ng Blue Ribbon Committee, maraming dapat ipaliwanag si Customs Commissioner Nicanor Faeldon at maopisyal nito na sa pagkakapuslit ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu mula sa Xiamen, China. Nagpatawag na executive session si Gordon matapos magpahayag ng kahandaan si Mark Ruben Taguba, isang customs broker na ibulgar umano ang mga katiwalian sa BOC, lalo na ang proseso sa pagpapalabas ng mga kargamento. Ayaw idetalye ni Gordon ang mga ibinulgar ni Taguba pero may kinalaman umano ito sa payola system sa customs at issue ng illegal na droga. Ipinailalim na sa protective custody ng Senado si Taguba matapos idetalyang umano'y mga katiwalian sa customs. Itinakda ng Blue Ribbon Committee sa August 8 ang susunod na hearing sa pagkakapuslit ng shabu na nagkakalaga ng 6.4 billion pesos. Yan ang DZRH News, Milk Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Hired killer, umaming bayad siya ng 5 milyong piso. Natimbog ang isang hired killer na di umano'y may balak pumatay sa isang mayor at umaming binayaran siya ng 5 milyong piso. Kung sino ang mayor na tinangkang patayin ng suspect, alamin po natin sa report ni RH09, Sani Kasulya. Nabuking ng mga pulis ang gagawing pagpatay ng hired killer galing sa Lucena City sa isang mayor sa Nueva Ecija. Kung hindi inaksyonan ng mga pulis ang tip na may papatay kay Mayor Arvin Salonga ng San Antonio, Nueva Ecija,
sa mismong flag raising ceremony kahapon, malamang na may nangyari ng masama sa alkalde. Sa pamumuno ni Chief Inspector Marlon Cudal, inabangan ng mga pulis ang may-ari ng nakaparadang sasakyan malapit sa munisipyo at inusisa agad pagdating ang may dala nito na si Ruelito Rojas, retiradong pulis sa Quezon Province at kasama nito. Nadiskubre ang malalakas na armas at granada sa sasakyan ni Rojas at nang pigain pa. Sa impormasyon, kumanta ito na may kontrata siya na 5 milyon para patayin si Mayor Arvin Salonga, 1 milyong piso ang hawak na niyang down payment. Ikinanta rin ni Rojas na isang opisyal sa munisipyo ng San Antonio ang nagbayad sa kanya para patayin si Mayor Salonga. Ang sabi nga po nung a certain Ruelito Rojas na taga-bayan ng Lucena, lalawigan ng Quezon, meron daw po siyang isang lalaking nakamit at doon nga po inalok siya ng halagang 5 milyong piso para po patayin po. At nagulat po ako na yung tao nga pong binanggit, kasama po natin dito sa paglilingkod sa bayan. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Kasulya, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, narco-politicians binalaan ni PNP Chief De La Rosa. Ito, babala sa mga narco-politicians dyan. Magbagong buhay na daw kayo dahil hindi kayo sasantuhin ni PNP Chief General Ronald Bato De La Rosa kung ano ang babala ng hepe ng kapulisan sa mga pasaway na politiko. Alamin po natin sa report ni RH28 Raymond Dadpas. Sa Usamis City na ikinamatay ng 15 katao na pinangunahan ni Mayor Rinaldo Paruhinog Sr. Ayon kay De La Rosa, mahaba pang listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na isinasangkot sa illegal na droga. Ang ginagawa na ngayon ay case build-up sa mga politikong isinasangkot sa illegal drugs. Kapag lumabas sa validation na sila ay tuloy pa rin sa kanilang illegal na gawain ay dito ay kinakasaang police operation. Gaya ng nangyari sa Usamis City na lumalabas na nagpatuloy sa illegal activity ang mga paruhinog kaya ikinasa ang police operation laban sa kanila. Si Mayor Aldo ay siyang pangatlong mayor na napatay sa anti-illegal drug trade sa ilalim ng Duterte administration. Una ay si Dato Saudi Ampatuan Maguindanao Mayor Samsudin Dimaukom. Pangalawa ay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at ngayon ay si Mayor Paruhinog. Ito'y maliban pa sa mga umano'y mga big-time drug lords naman na sina Jaguar Diaz ng Cebu at mag-asawang Delphine at Miriam Odicta ng Iloilo. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpas, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, engineer patay. Patay ang isang engineer matapos itong pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Quezon City. Kung ano ang motibo sa tangkang pagpatay sa alkalde, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pinagbabaril at napatay ang isang engineer sa loob ng kanyang sasakyan sa Quezon City kaninang madaling araw. Kinilala ni Chief Superintendent Guillermo Eleazar, hepe ng Quezon City Police, ang biktima na si Maximo Gonzalez, 53 years old, residente sa Violago Homes, Bagong Silang, Quezon City. Sinabi ng guardian ng subdivision sa mga investigador na bigla na lang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa kalye kaninang dakong alas 7:30 ng umaga. Nang usisain niya ang insidente, nakita niyang duguan si Gonzalez at wala ng buhay sa loob ng sasakyan nitong isang Toyota pickup. Inaalam na ng mga investigador kung may death threat si Gonzalez bago pinatay at kung may mga nakaaway o kaalitan ito. Napag-alaman din na sinabi ng mga mahal sa buhay ni Gonzalez sa investigador na wala silang alam na may kaaway o kaalitan ang engineer. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, kamakailan lang gumawa ng ingay sa social media ang isang pulis matapos umanong mag-angas o manutok ng baril sa magkapatid na naglalakad daw sa tabi ng kalsada para sumakay ng jeep. Para malaman po kung ano ang tunay na nangyari sa insidenteng ito, makakapanayam natin ang sangkot na pulis na si Pasay City PO2 Manuel Taytayon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Okay.
Lahat ho ng mga balita na lumalabas, ultimo ho yung mga social media reports at tinutukan umano. Sa inyo na ho manggaling, tinutukan niyo ho ba yung mga bata, sir? Hindi po. Manuel. Hindi po, sir. Napakita mo kaming barel? Paano mo? Oh, na- Sige, go ahead, sir. Go ahead, sir. Ano po ba talaga yung totoong nangyari? Go ahead. Yung nung ano nga po, habang tumatakbo po yung sakyan ko, eh, nasa harap po sila ng... naglalakad po sila sa kalsada, sa gitna. Opo. Eh, binusinaan ko po ng 3 beses. Opo. Ayaw po nilang tumabi nung binusinaan ko nga po ng matagal-tagal ng konti. Tumabi Opo. Po sila. Opo. Pagkatapos, tinuktok po nila yung salamin ng bintana ng sasakyan ko. Opo. Na kung saan ay doon nakaupo yung asawa ko. Opo. Nung pagbaba ko po nung salamin na yon ng pintuan, Mm-mm. minura po nila ako. Kung babanggitin ko po dito ang pagmumura, eh... Oh, wag niyo nang banggitin, Sir Manuel. Okay. Opo. Sir, sige po, go ahead. You wanna add pagkatapos something? Pagkatapos po noon, Opo. Nung minura nila, akala ko doon na mismo, nandun kasi yung asawa ko nakaupo. Opo. Ano po, yung buwaba pa akong bigla. Mm-mm. Nakabukas po ang pulo ko kasi at nakasukbit yung baril ko habang nagdadrive ako. Mm-mm. Kaya nung pagbaba ko po ay doon po, binidyuan po ako ng tao. Opo. Sir, please educate us. Are we allowed na pwede ho ba nating isuksok yung baril kahit hindi po tayo naka-duty? Please educate us. Sa pagkakataon po na yun, sir, yung paglabas ko po, Opo. Nakasukbit po, dati na pong nakasukbit sa loob ng sakyan yung baril Opo. Ko, Opo. At dati na pong nakabukas yung pulo ko. Kaya Opo. Ganun po ang itsura ko dahil nga sa nabigla ako Opo. Nung nandun sila mismo sa harapan ng asawa ko. Opo. So, ibig sabihin nun, nasa loob pa lang kayo ng sasakyan, nakasukbit na yung baril ninyo, at nung pagkakatuktok ho ng mga bata doon sa sasakyan po ninyo, doon po kayo nagdesisyon na... lumabas ng sasakyan at hindi nyo masyadong naasikaso at hindi nyo na rin natanggal yung baril sa baywang po ninyo. Yes, sir. Opo. Sa pagmamadali ko po, ganun po talaga nangyari dun, sir. Opo, opo. Okay, sir, balikan lang po natin yung sinabi nyo kanina, yung kwento ninyo, yung binusinahan nyo sila ng 3 beses. Mga ganong kahaba po yun, Sir Manuel? Mga seconds lang din po. Nung mm-hmm. pagbusina ko po na ano na ng konti, Opo. Nagalit po yata. Opo. Kinatok po nila ng matigas na bakay yung salamin ng pintuan ko, sir. Ah, okay. So meron po silang hawak na tinuktok po doon sa may side po ng passenger seat ng asawa po ninyo. Opo, ano Opo. Po yung hawak nilang yun? Kung hindi coins yun, sir, bato. Ano po? Hindi nyo po na-distinguish, sir, kung yun po ay bato or... Ang alam ko dun, sir, coins talaga eh. Dahil Opo. Yung pagtuktok, ganun eh. Hawak Opo. Nilang ganun eh. Oh. Sa salamin. Opo, opo. Sir, if I may ask, nung lumabas ho kayo ng sasakyan, ano ho talaga yung intention ninyo sa kanila po? Para kumprontahin po sila at kung bakit nila ako minura at baka saktan nila yung asawa ko dahil nakatabi po nila yung asawa ko habang minumura po nila ako, sir. Katabi po kayo ng asawa po ninyo habang minumura? Nasa tapat din po sila ng asawa ko, baka saktan nila. Kaya tumakbo akong bigla palabas, sir. Oo nga, sir. Kasi sabi nyo, may hawak na bato. Talagang nakakatakot po yun. Apo. Okay. Sir, sino ho unang nagmura dito? Yung mga bata po o kayo? Hindi ko po sila minura, sir. Nagtanong Apo. Lang ako. Bakit? Sabi ko, sir, doon na po, minura na po nila ako. Apo. Nasyak nga po ako may ganong pangyayari. At nung nagbago, kasi ang lumalabas po dun sa mga comments po, ito po kasi nilista ko itong mga comments dun sa Facebook video, nagbago ho ba yung inyong, yung kamalayan ninyo o yung balak ninyo o yung talagang balak ninyong gawin nung nakakita po kayo ng cellphone video? Hindi po, nabago po ang balak kong gawin nung makita kong mga bata po yung mga tao. Okay. So parang nag-desisyon po kayo na magpasensya na lang? Yes, sir. Ganun nga po nangyari. Okay. Sir, I wanna add, no? Meron po kayong pangalawang video na lumabas ngayon. Ito po yung nangyari dito po sa may MOA na kayo daw po ay nagalit sa mga kabataan at minuramura nyo rin daw po yung bata. May mga lumalabas ho na kayo daw po ay medyo mainitin daw po yung ulo. Pwede yung kwento po kung ano yung nangyari po dun sa MOA, sir? Yes, sir. Ang nangyari po talaga doon, ako po'y nagja-jogging. Apo.
Yung gwardiya po, may sinisitang nakabalandra ang bike doon at inupo. Ito po yung lumalabas sa ere ngayon. Ito po ba 'yon? Sir? Yes, sir. Opo. Ayan nga po. Yung gwardiya na 'yan, si ano po 'yan, Alvin J. Kinuha ko po pangalan niya. Opo. Kaso natanggal na po pala siya ron. Kukuha ko sana ng statement. Kasi ang problema dito sa mga video na 'to, hindi nakita yung yung bago sumapit tong sitwasyon na 'to at saka yung pagkatapos. So ang nakikita lang talaga ng mga tao yung gitna lang. Ano ho ang nangyari dito, sir? Ano po, nung tumatakbo po ako, Apo. Sinisita nga po ng gwardiya yan. Apo. Kaso nga lang, yung mga kabataan, bakit? Pakita mo sa amin kung anong nakasulat na bawal dito maupo sa ganito. Ay, sir, yung sasakyan nila, ibinilandra dyan sa daan. Yung sasakyan, ibig nyo sabihin, yung bisikleta? Yung bisikleta, Apo. Pinahiga po sa daan, inupuan pa nila. Nandun sila nag-uusap, kaya sinasabay po sila ng guard. Oo, tapos itong kinukwento nyo sa amin, hindi na ito nakuha ng video? Hindi po. Oo. At nung nagpakilala nga po akong pulis, yung isa po sabi niyo, pulis ka? Mm-mm. Ay, pulis din ako, may uncle din akong general. Yun po ang nanakot din. Kaya yun po ay nung sinabi ko sa kanila, kunin nga ninyo to, kunin yung guard at ipunta nyo doon. Magtawag ka pa ng ibang gwardiya, sabi ko sa gwardiya sir. Opo. Ayun sir, nagtayuan. Mm-mm. Tapos ano, pulis ka, ganun po sila. Kaya sinabi ko sir, yung idinuro ko na kahit may anong pakikong, may uncle kang general, gago ka, ginanong ko po. Okay. Kaya yun po ang nakuna ng video sir. Oo. Yan po ang masama dyan. Oo nga. Kasi ang lumalabas, parang consistent na medyo mainitin yung ulo nyo. Yun nga, sabi ko kanina, hindi natin pwedeng i-judge kasi hindi naman talaga nakuha yung bago dumating at saka pagkatapos. Yung gitna lang talaga ang pinakikita. Sir, confirm ko lang ito. Humihingi daw kayo ng public apology dito sa mga bata? Ay, hindi po. Mm-mm. Sila po ang may emisaryo po sila na sila po ang humihingi na makikipag-ariglo. Ang sabi ko nga po, tao lang naman tayo, yung kasalanan ng nila ay okay lang po. Pwede akong magbigay sa kanila ng paumanhin, ng magbibigyan ko sila, sir. Uh-oh. Ibig ko sabihin, yung mag-public apology sila sa tao po, sa netizen, Opo. At sa lahat ng media, para Opo. Na sila nga po ay gumawa lang na istorya. Okay. Wala po akong naging kasalanan. So, inaamin niyo po, sir, na may nakipag-usap po sa inyo para makipag-ayos sa mga bata? Yes, sir. Pumunta pa po sa bahay. Pumunta po sa bahay pero ninyo? Pero hindi ako inabot. Mga anak ko ang inabot. Sino ho yung mga tao na yun, sir, if I may ask? Hindi ko na po babanggitin, sir, yung tao. Hindi rin kilala yata ng pamilya ko, pero may pumunta talaga doon. Lalaki, sir, lalaki. Oo. Ano ho yung epekto nitong pangyayari nito sa inyong trabaho, sir? Saan ho kayo naka-assign ngayon? Bali, in-assign po ako ni RD sa RP House, sir. Saan po? RP House po. Saan po yun, sir? Hindi na ho dito sa Pasay, sir? Admin ng holding center po ng NCR po, National Capital Region ng Pulis. Okay. So pag sinabi ho nating RD, ito ho ba si General Albayalde? Yes, sir. Opo. Napag-usapan niyo 'to, binigay niyo ho yung side niyo. Ano ang sabi ni General Albayalde? Nasiyahan naman po siya. Sabi nga po niya, nung hindi pa kita naririnig, sabi niya, lahat panig sa bata. Pero ngayon at nalaman ko ang katotohanan, pinagsabihan din po niya yung kagaslawan ng pananalita ng mga bata. At saka yung magulang ay naano rin po niya, natalakay din po niya, sir. Okay. Okay, sir. Kung nakikinig ho yung dalawang bata, magkapatid po ito, no, sir, no? Magkapatid ho ba? Magkasama lang? Magkapatid, sir. Oo. Kung nanonood po sila ngayon, lalo ngayon, na marami tayong viewers sa Facebook ngayon, ano ho ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Sana po, may tuwid nila yung kanilang pag-uugali. At sa yung ginawa nilang yun, kahit hindi ako pulis, o kaya basta mas matanda sa kanila, dapat sana maigalang nila. Mm-hmm. At yung ginawa nilang yun, binusinahan ko lang naman sila. Sila na nga may kasalanan. Sila pang nagalit. Yan lang po. Opo. Mensahe niyo po, doon sa mga nambabasa sa inyo sa social media, lalong-lalo na. Noon po, nung una naman ay sobra-sobrang pagbabas sa pamilya ko. Kinuha pa nila yung FB ng pamilya ko para lagyan-lagyan niya ng sungay. Mm-hmm. At sa kasalukuyan naman sir, mukhang lahat po ay kakampi ko na nung malaman nila ang katotohanan. Maraming salamat po sa media. Opo. Magsasampa ko kayo ng kaso?
Nakasampa na po ako, kinasuhan ko po sila ng 4 counts bullying at saka yung libel nga po. Opo. Okay. So, ipuperson nyo po yung kaso? Minor po yung ano natin dito, sir. Hindi ba ho ito pwedeng pag-usapan na lang, sir, kung sakasakali? Are you open for that, sir? Diretso ko na po yun. Hindi po totoong minor yata yung isa, sir. Mukhang 18 to 19 years old daw po. Okay. So, legal age na yun. So, pwede na. Okay. Balikan ko lang yung question ko, sir. Are you open for a settlement? Are you open na makipag-usapan na lang po ito? Lalong-lalo naman po kung kabataan po ang kausap po natin dito, sir. Go ahead po. Gaya nga po na sinabi ko, sir. Apo. Ano po, mag-public apology sila sa netizen, sa binairal nila at saka sa ano, sir. Sa media, lahat. Kausapin nila ang media na sila ay nagsisinungaling sa mga sinasabi nila. Opo. At saka mensahe po sa mga magulang na may mga ganitong anak, sir. Sa akin lang po, sana unang-una sa kagaya kong mga magulang, una siguro pakita natin ang pagmamahal natin sa anak natin, pero wag i-spoiled. Sabi nga kapag ka ang anak pinalaking sa kalayawan ay magiging kahiyan ng magulang, pero kapag pinalaki mo to sa aral ay magiging kasayahan at karangalan ng magulang. Opo. Yung nilipatan po sa inyo ni General Bayalde, babalik pa po kayo sa dati po ninyong pinagsiservisyoan, sir? Ang sabi naman po, pagkatapos lang nito ng kaso po ay Opo. Ibabalik ako sa unit ko. Babalik dito po. SOP lang po kasi ito, sir. Okay. Okay. P.O. 2 Manuel Taytayon, sir, we really appreciate you being here. Maraming salamat po sa oras po na binigay po ninyo sa amin. Ay, karangalan ko po. Maraming salamat po sa inyo. Si P.O. 2 Manuel Taytayon. Thank you, sir. Samantala, kampo ni Mayor Parohinog may testigo matapos ang malagim na drug raid ng PNP sa Ozamis kung saan mahigit 13 katawang nasawi. Nagsalita naman ang kampo ng mga Parohinog na meron silang testigo na makakapagpatunay na rub out at hindi shoot out ang nangyaring aksidente o insidente. Kung sino ang testigong ito, alamin natin sa report ni RHO9, Sunny Casulia. May hawak umanong testigo ang kampo ng napatay na Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. na sadyang pinatay ang 15 katao at hindi shootout ang nangyari. Napag-alaman na ang testigong ito ay isa sa mga tauhan ng mga Parohinog na opisyal sa City Hall na nasa bahay noong oras ng operasyon ng mga tauhan ni Chief Inspector Joby Espinido. Sinasabing nakita ng testigo na nang babarilin ng isang pulis si Mayor ay hinarang at sinalo ng isang kapatid nito ang bala. At pagbagsak ng nasabing kapatid ay saka tinuluyang barilin ng alkalde. Pagkatapos nito ay hinagisa ng granada ng isang pulis ang kinaroroonan ng Mayor, asawa nito at kapatid. Dahilan kaya wasak ang bangkay ng mga ito nang i-retrieve. Idiniin ang kampo ng mga Parohinog na susi ang nakaligtas na tauhan nila para patunayan na walang shootout na nangyari, kundi ito'y isa na namang rub out o sinadyang pagpapatayin ang 15 biktima. Nakakulong na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang arestadong anak ni Mayor Parohinog na si Vice Mayor Nova Princess at Reynaldo Parohinog Jr. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito yung balita tungkol doon sa pare. Pare, kinasuhan na. Kinasuhan na ang paring nag-book umano ng dalagita para isama sa isang motel para makipag-sex. 13 taong gulang pa lang po ang dalagitang binook umano ng paring ito. Actually, pangalawang booking niya na ito. Kung ano ang kasong isinampa laban dito, alamin natin sa report ni RHA 48, Sheila Idubas. Sumalang na sa inquest proceeding ang pari na nahuling may kasamang dalagitang kinuha niya para sa panandali ang aliw sa isang motel sa Marikina. Kinasuhan na si Monsignor Arnel Lagarejos, 55 years old parish priest ng Antipolo City, ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Matapos ang inquest proceedings, ay ibinalik agad sa kulungan si Monsignor Lagarejos na sinamahan naman ang kanyang buong pamilya.
Ayon sa Marikina City Police, matibay ang ebidensya laban kay Lagarejos dahil sa mga pruweba ng transaksyon nito sa isang bugaw para maisama sa motel ang 13-year-old na dalagita sa halagang 500 pesos. Si Lagarejos at ang 16 na taong gulang na bugaw ay nasa kote ng mga tauhan ng Marikina Police at ng DSWD noong Biyernes. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Illegal gambling, dudurugin. Nagbigay ng ultimatum si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para sa tuluyan ng pagpuksa sa illegal gambling sa bansa. Kung ilang araw ang ibinigay na palugit ng hepe ng kapulisan sa mga PNP Regional Directors. Alamin natin sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Binigyan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ng 15 araw ang mga Regional Police Director para lipulin at mawala ang illegal gambling. Ultimatum ni De La Rosa, sisibakin niya sa pwesto ang mga hepe sa mga rehiyon kapag hindi nasugpo ang illegal gambling sa loob ng 15 araw. Giit ng opisyal, sapat na ang 15 araw na palugit dahil tiwala naman siya sa kakayahan ng mga general. Nanawagan naman ang PNP Chief sa mga lehitimong small town lottery operators na huwag pagtakpan ang maaarestong bukis. Banta pa ni De La Rosa, uubusin niya ang illegal gambling operators. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, dalawang tong takot sa kasikatan. Dalawang artista nagsuot ng mask sa loob ng mall. Joshua Garcia, idinepensa ang pagsusuot nila ni Julia Barreto ng mask sa loob ng shopping mall. Magbabalita si RH 43, si Rocky. Itinanggi ng young actor na si Joshua Garcia na nagfi-feeling sikat sila ni Julia Barreto matapos na magsuot sila ng face mask nang magpunta sila sa isang mall. Ayon kay Joshua, hindi dahil sa nagfi-feeling sikat sila kundi baka may makikita umano sa kanila na bumibili sa store na hindi nila ini-endorso. Isa pa umano ay gusto lamang nilang manood ni Julia ng Spider-Man ang araw na iyon at ayaw naman nilang pagkaguluan sila dahil pangit naman umano na naglalakad sila tapos may gusto magpa-picture sa kanila at ihihindian nila ang request na pa-picture. Anya, kung mayroon man silang mapagbigyan tapos ang iba naman ay hindi nila mapagbigyan ay kawawa naman umano ang mga ito at siguradong lalabas na mga snobbers sila. Sinabi pa ni Joshua na alam naman ng mga nakakakilala sa kanila kung gaano sila ka-down to earth lalo na sa kanilang fans. Siniguro din ito na hindi lumaki ang ulo nila ni Julia o kaya yumabang tulad ng ipinaparatang sa kanila ng netizens. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Never News, babae na paakyat ng footbridge, nadukutan ng wallet. Rider, sumemblang matapos umipit sa kadena ng motor ang suot nitong kapote. Ano ang tamang proseso sa paghuli sa isang kriminal? Alamin! Nominasyon para sa 2017 St. Teresa of Calcutta Awardee, binuksan. Pinas, wagi sa International Math Olympiad Challenge sa Singapore. Pagsusot ng mga sibilyan ng military uniform, illegal nga ba? Alamin! Sobrang pag-inom ng vitamins, may negatibong epekto sa katawan ayon sa pag-aaral. Binata, patay matapos tumilapon sa fireball ride sa Ohio State Fair. Joshua Garcia, idinepensa ang pagsusot nila ni Julia Barreto ng mask sa loob ng shopping mall. Mga detalye sa pagbalik ng MBC Network News. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its Mini Sweepstakes Special Draw. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, kumaasenso ka pa!
Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Pride. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums, at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra-millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Paalala, umaga man o gabi, maging maingat po sa daan. Isang babae na biktima ng mandurukot. Sa katirikan pa ng araw po yan. At sa kasagsagan ng dami ng taong dumaraan, wala talagang pinipiling lugar na at oras sa mga kawatan. Panoorin pong mabuti ang video na ito upang maiwasan ang lalaki. Sa report na ito ni RHF 44, Vien Douglas. Minalas ang isang babae matapos na mabiktima ng lalaking mandurukot sa footbridge malapit sa isang kilalang mall. Sa video na kuha ng isang Lito Damasco, makikita ang isang lalaki na umano'y makailang beses nang nag-aakyat panaog sa naturang footbridge at ilang beses na rin umanong nagtangka itong mambiktima ng iba, ngunit pumalya hanggang sa matsyempohan ang walang kamalay-malay na babae. Mabuti na lamang at tanging wallet ang nakuha mula sa biktima at hindi naman umano ito nasaktan. Samantala, hindi naman napalampas sa mga netizen ang kumuha ng video dahil sa halip umano na tulungan o balaan ang babaeng biktima mula sa mandurukot, ay nakuha pa nitong videohan lamang ang mga pangyayari. Para sa MBC Network News, RH44,
Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating experts sa opinion na segment. Okay, related pa rin ito sa naganap na malagim na drug raid kay Mayor Parahinog. Ano nga ba ang tamang proseso ng paghuhuli o panghuli sa isang kriminal? May tuturing nga bang rub out ang nangyari o isang shootout lang? Alamin natin ang isang bihasa sa batas na ating makakapanayam ngayong araw na ito, si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang araw po. Ay, magandang araw po kasamang Dennis at saka lahat po ng mga kasama diyan sa DGRH. Okay. Attorney, medyo gusto kong tutukan itong search warrant na ito eh. Yung search warrant, Attorney, kailan ba pwedeng i-serve ito doon sa pag-gaso servant? Anong oras pwedeng i-serve ito? At pa... Okay. O, sige po, go ahead. Okay. You have to compare iba yung search warrant sa warrant of arrest. Okay. Kasi pag warrant of arrest kasi nakalagay po sa ating batas, sa rules of court natin, any time of the day or night. Any time yun, basta warrant of arrest. Opo. Okay? Any time of the day or night. So pwedeng gabi, pwedeng araw, pwedeng umaga, depende yan. Basta warrant of arrest. But yung search warrant, very clear ang batas. Yung search warrant, it should be done on the daytime. Okay? As a general rule. Daytime lang yun. When you say daytime, yung from sunrise up to sunset. O parang ganon, di ba? Okay. So, daytime lang yun. Uh-huh. Except, pag-apply mo na search warrant, naka-attach doon sa application mo yung affidavit na nakalagay na pwedeng gabi or madaling araw mag-search ang isang police o isang NBI, parang ganon. So, kailangan nakalagay yun sa may affidavit. Then, yung search warrant, may directive ang judge na nakalagay doon that it can be, search warrant can be done even at any time, parang nakaganon, or kahit gabi o madaling araw. Kailangan naka-specify yun. Uh-huh. And pangalawa, yung search warrant, kailangan naka-specify kung ano yung bagay na pwedeng i-search. Ah, okay. Very specific yan. Pag sinabing buong bahay. It should particularly describe the thing to research and seize. Mm-mm. Parang ganon. Okay. Yung sinasabi niyong pag daytime, attorney, anong start ng daytime from sunrise? Ibig sabihin mga around 6 o'clock or 5:30 in the morning hanggang? Oh yes, 5:30 in the morning until 5:30 in the afternoon. Opo. Or 6 o'clock in the morning up to 6 o'clock in the afternoon. Opo. Opo. Kasi kanina lang, parang na-interview yata itong si General Bato, ang pagkakasabi po niya any time of the day, any day of the week. Ay, hindi. Na-misinterpret niya, na-lito siya sa search warrant and warrant of arrest. Uh-oh. Yung warrant of arrest, any time of the day or night. Warrant of arrest. Iba yung and any day of the warrant. Week. Opo. Yes. Then yung warrant of arrest, walang expiration yan. Walang expiration. For kahit na-issue yan ng court 2 years ago, pwede pang i-serve yun. Uh-oh. But yung search warrant, 10 days lang yun from the issue once. 10 days lang. Attorney, ganito po. Pwede ka bang mag-request na, kasi kanina 'yung sinasabi mo, pwede mong ilagay doon sa search, pwede bang ilagay sa search warrant kung anong oras ka? For example, meron kang request, baka nga naman tumakbo na 'yung kriminal at gusto mong i-serve ito mga bandang alas tulad na nangyari ngayon, 2:30 ng madaling araw. Can it be indicated doon sa search warrant, attorney, yung 2:30 ng umaga ako magso-search? Ay, hindi. Ang ilagay lang doon na 'di ba, ang normal kasi sa rules is daytime. But ilagay sa direction sa search warrant, it can be done at any time of the day or night. Kailangan nakalagay 'yon. Dalawang dokumento po may pinag-uusapan natin, attorney, hindi naman. Hindi kasi sa search warrant lang nakalagay 'yon. Okay, okay. Pero actually yung nakalagay na any time of the day or night, it should be discouraged. It should be discouraged. Sabi ng mga constitutionalists na dapat on a daytime lang. Kasi pag gabi, tulog yung tao, yung privacy naman. Uh-oh. Then yung pangalawa, walang witness. Kasi pag mag-search ka sa isang bahay, pursuant sa right to privacy, kailangan na may mga witness, media,
yung barangay, barangay official, to, to disinterested person, mga kapitbahay, at least ilang tao, at least kakabantay. Ang purpose doon, kasi pag walang, walang mga witness na yan, pwede kasing sabihin na may nawala. So may nanakaw. So for the safety ng mga kapulisan, at saka naman yung may-ari ng bahay. Ito ang ibig sabihin na kailangan may specific time and place. Sino ho ang pipili ng pwedeng isama doon sa pagsa-search, attorney? Ikaw ba magre-request ka or the judge? Yes. Yung police, yung mga NBI, parang ganun, they will only apply. Yung search warrant can only be issued by the member of a judiciary, incumbent member of the judiciary. So, for example, in this case, na-issue yata yung search warrant, yung judge yata ng Quezon City ang nag-issue. But yung search warrant can be implemented anywhere in the Philippines. Anywhere in the Philippines. Okay. Anywhere, pagkatapos, pag na-serve na yung search warrant, kailangan may return dun sa issuing judge. For example, yung judge ng Quezon City, kailangan you have to report to them, to the judge, na ito yung nahuli, ito yung nakuha. Itong araw na ito, kailangan nag-specify yan na may tiyatawag na intent to read. Yun ang purpose nun is only for the reporting of the judge. Iba yung pag-file ng kaso. Kasi pag-file ng kaso, it should be filed in the city or municipality or province where the crime, the alleged crime was committed. Ayun. In this case, the crime possibly, allegedly, kasi hindi pa naman napapatuloy. Tama po yan. It was done or committed in Usami City, kailangan doon mag-file ang kaso sa Quezon, sa Usami City. But the DOJ or the Department of Justice can ask for transfer of venue, but kailangan nilang gagawin yan, kailangan may approval sa Supreme Court. Kasi the Supreme Court may administrative authority sa lahat ng mga court sa buong Pilipinas. Opo. Attorney, wala na tayong masyadong oras pero gusto ko lang ipasok ito. Yung tungkol po doon sa i-inquest yung mga na-aresto within 36 hours lang daw pero lumampas na yung 36 hours, wala hong inquest na nangyari? Yung inquest kasi, yung inquest is only applicable sa mga search warrant or warrant or yung mga search or arrest na walang warrant. Okay. Inquest, okay. Yung ibig sabihin doon, applicable lang yung rule of inquest kung walang warrant. Pag may warrant, hindi applicable yung inquest. Yung ibig sabihin ganun pala yun. Okay. Sir, Attorney Mark, maraming salamat for making yourself available palagi para sa amin. Yes, always basta DCRH. Yeah, okay. Thank you very much, Attorney Bogey. Si Attorney Mark Tolentino ng Legal Minds na mapapanood po dito sa DZRH News Television. Maging mapili sa inyong susuotin sa tuwing kayo ay babiyahe ng nakamotorsiklo. Yan ay upang maiwasan ang anumang aksidente tulad ng nangyari sa isang rider na sumemplang dahil sa suot na kapote. Paano ito nangyari? At ano ang sinapit ng naturang rider? Alamin natin sa report ni Irish 44, Vian Dacles. Nakuna ng CCTV camera ang delikadong pagsemplang ng isang rider dahil sa suot-suot nitong kapote sa bahagi ng Pandi, Bulacan. Sa naturang video na kuha ng isang gasolinahan, makikita ang madulas ang kalsada dahil sa patuloy na buhos ng ulan sa naturang lugar. Dahilan rin kung kaya't nakasuot ng kapote ang naturang rider. Gayunpaman, dahil sa laki ng suot nitong kapote at malaya rin itong nakakalipad sa lakas ng hangin, hindi na malaya ng rider na kumapit at pumalupot na pala sa kadena ng kanyang motorsiklo ang suot na kapote hanggang sa sumemplang ito at pumaibabaw pa sa likod ng balikat ng naturang rider. Mabuti na lamang at matapos ang ilang segundo ay nakalas niya ang kapote mula sa pagkakakapit nito at mayroon siyang suot na helmet, kaya't hindi naman nabagok ang ulo nito matapos na sumemplang. Paalala naman ito sa ibang mga riders na maging maingat sa mga susuotin sa tuwing bibiyahe upang maiwasan ang tulad nitong aksidente. Para sa NBC Network News, Orange 44,
Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Oh, ito, may mga kakilala ba kayong madalas tumulong sa mga mahihirap? At sa tingin po ninyo, eh, deserving para magkaroon ng award? Ito, panoorin ninyo ang panayam ko sa chairman ng St. Teresa of Calcutta Award para malaman nyo kung paano mag-nominate. Narito po ang report. Kasalukuyang naghahanap ang St. Teresa of Calcutta ng gagawaran ng parangal ngayong 2017. Sa panayam kay Gerald Ong, chairman ng St. Teresa of Calcutta Award, sinabi nito na naghahanap sila ngayon ng mga individual o grupo na tumutulong sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. The St. Teresa of Calcutta Award, joint project na yon between JCI Manila and the Alfonso Yuchenko Foundation. Mm-hmm. It's been going on for 35 years and ang ginagawa nitong award na to is we are looking for people who have been in service of the poorest of the poor Filipinos for 25 years or more. Okay. Yung kumbaga talagang binigay na nila yung buhay nila para makatulong sila sa mga kapatid natin na kababayan natin, yes, na talagang kapuspalad, as in hirap talaga sila sa buhay nila. Paliwanag pa ni Ong, hindi lang mga Pinoy ang maaaring tumanggap ng award, ngunit maging ang mga banyaga na tumutulong sa mga Pilipino. Should we accept everyone? Ang pinaka-important lang naman is yung na they have to have helped for 25 years or more. And yung nakaka-receive ng service nila is mga Filipinos. Para sa mga may gustong mag-nominate, maaari lang kayong magtungo sa Facebook page ng St. Teresa of Calcutta. I-type lang sa search engine ang The St. Teresa of Calcutta Award. At makikita nyo doon ang nomination form para sa inyong mga gustong i-nominate. Pinas, wagi, muli na naman pinamalas ng mga Pinoy ang kanilang galing sa mathematics. Sa katunayan, nakapag-uwi na naman ang bansa ng tropeyo sa International Math Olympiad na ginanap sa Singapore. Kung sino-sino mga nakalaban ng Pilipinas, alamin po natin sa Good News Report ni RHO 9, Sunny Casulia. Humakot ng tropeyo at medalya ang Philippine team sa katatapos lang na Singapore International Math Olympiad Challenge o SIMOC na ginanap sa UCC, National University ng Singapore. Nag-uwi ng 3 tropeyo, 12 gold medals, 10 silver at 11 bronze medals ang mga delegado ng Pilipinas. Nilahukan na naturang patimpalak ng mahigit 1,200 estudyante mula sa grades 2 hanggang 10 galing pa sa iba't ibang bansa sa Asia. Samantala, sa group category, nakapag-uwi naman ang mga Pinoy Math Olympians ng 1 gold, 2 silver at 2 bronze medals. At yan ang ating Good News RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. Ito po, sa mga may balak magsuot ng military uniforms dyan, sino-sino nga lang ba ang pwede magsuot ng uniforme ng militar? At ano nga ba ang karampatang parusa sa mga taong aabuso sa paggamit nito? Alamin natin sa report ni Arisha 49, Rita Zalonga. Naging issue para sa Philippine Army ang pagsuot ng military uniform ng mga taong hindi naman awtorisadong magsuot nito. Sa kanilang statement na inilabas sa media, sinabi ni Philippine Army spokesman Lieutenant Colonel Ray Tiongson na ang military uniform ay sumisimbolo ng authority na dapat ginagamit ng tama at may dignidad. Ang paggamit ng ibang tao ng uniforming ito ay nagbibigay ng negatibong imahe para sa Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Lingid siguro sa kaalaman ng nakararami na pwedeng kasuhan ng sinumang mapatunayang guilty sa pagsusuot ng military uniform nang walang pahintulot o permisyon ng AFP. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code o ang illegal na paggamit ng uniform or insignia. Pwede rin silang kasuhan ng paglabag ng Republic Act 493 para sa krimen ng pagsusuot, paggamit, pag-manufacture at pagbenta ng insignia, dekorasyon, medal, badges,
patches, at identification card na nakalaan lamang para sa mga taga-AFP. Nagumpisa ang issue na ito nang makita si May Paner, mas kilala bilang Wanna Change, na nakasuot militar noong ikalawang State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na ang nagsabi na gagawa ng hakbangin ng AFP para pagbayaran si Paner sa paggamit nito ng uniforme nang walang pahintulot. Hindi lang naman si Paner ang nahuliang gumagamit ng military uniform. 7 katawang inaresto sa Marawi City, Lanao del Sur na nakasuot ng pulis at sundalo nang mahuli sila sa may checkpoint sa nasabing lugar. Ayon kay Police Chief Superintendent Ruben Teodoro Sindak, Regional Director ng ARMM Police Office, lula ng mga nasabing suspect ng isang puting Toyota Fortuner at wala pa daw itong plaka. Nagpakilala mga suspect ng mga pulis at sundalo at di umano'y nagtungo sila sa nasabing bayan para makipagpulong sa isang opisyales ng United Nations. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag ng Article 177 o usurpation of authority ang mga nasabing suspect. Nakumpiska rin ng otoridad ang iba't ibang uniform, patches ng AFP at PNP, combat boots at ID ng Moro National Liberation Front. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Mahilig ka bang uminom ng vitamins? O ito, babala sa mga mahilig uminom ng vitamins dyan. Alam nyo ba na ang sobrang pag-inom ng bitamina ay nakakasama rin sa kalusugan? Kung paano, alamin po natin sa PSI Tag You Report na ito. Babala sa mga mahilig uminom ng vitamins dyan. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, may masamang epekto sa katawan ang sobrang pag-inom ng vitamins? Naglabas ang Reader's Digest ng 8 bitamina na bagamat nakakatulong sa katawan kapag tama ang intake level, ay may masama namang epekto kapag nasobrahan. Una na nga dito ang beta-carotene. Napag-alaman ng mga eksperto na ang recommended intake ng beta-carotene ay 3,000 IU lang para sa mga lalaki at 2,130 IU naman para sa mga kababaihan. Dahil kapag sumobrang umano ay maaaring magdulot ng lung cancer lalo na kung mahilig magyosi ang umiinom. Sa mga umiinom naman ng folic acid, 400 micrograms lang ang dapat dahil maaari umano itong magpataas ng tsansa na magkaroon ng isang tao ng colon cancer. Sa mga may vitamins na selenium, 55 micrograms lang ang advisable dahil maaari umano itong magdulot ng high-grade prostate cancer sa mga lalaki. Ilan pa sa mga vitamins na dapat ay hinay-hinay lang sa pag-inom ayon sa pag-aaral ay ang vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, at zinc. Samantala, paalala ng mga eksperto, mas makabubuti pa rin kung kukonsulta muna sa mga doktor bago uminom ng vitamins dahil depende pa rin umano sa pasyente ang tamang dami ng vitamins intake na dapat inumin araw-araw. Patay ang isang binatilyo matapos mag-malfunction ang fireball ride sa Ohio State Fair na ikinasugat ng 7 iba pa. Makikita sa video footage na 2 biktima ang mistulang nag-somersault, palaglag sa halos 20 talampakang taas ng amusement ride, habang isang buong upuan rin ang bumigay. Sa ngayon, 7 katao pa ang nasa pagamutan, habang 3 sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Kinilala ang nasawi na si Tyler Jarrell, 18 years old, na nakatakda sa nang pumasok sa US Marine Corps. Nagpahayag naman ang pamilya ng biktima na magsasampa ng kaso laban sa management ng nasabing amusement park. Ayon naman kay Amusements of America co-owner John Vivona, posibleng mechanical failures ang sanhi ng aksidente at hindi dahil sa kapabayaan ng rides operator at inspectors dahil wala umanong napansin na red flag nang sinuri ang nasabing ride. Samantala, sa ngayon ay balik operasyon na ang ibang mga rides sa nasabing amusement park habang nananatili namang nakasara ang fireball ride. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Tuloy
tuluyan nang nalaman ng publiko ang pagkakaroon ng relasyon ni Bella Padilla at Zanjo Marudo matapos na ibuking ni Vice si Bella nang mag-guest ito sa Gandang Gabi, Vice. Sa nasabing guesting, tinanong ni Vice si Bella kung masaya ba ito ngayon kung saan sinagot ito ng aktres nang hindi niya alam. Nang tanongin naman ito ni Vice kung single pa ito at sinagot ni Bella ng yup, ay hindi naniwala si Vice kung saan sinabi nito na naniniwala siya na hindi na ito single at naghihintay lamang ito ng tamang timing na bantulot na sinagot ni Bella ng oo. Nang pabirong sisihin ni Vice si Bella kung bakit tila inagaw nito sa kanya ang lalaking hindi nito pinangalanan, ay sinabi naman ni Bella na okay lang dahil noong Valentine's Day umano ay kasama naman ito ni Vice. Dahil dito kung kaya't sinabi ni Vice na hindi pa siya handa na i-let go si Zanjo para kay Bella, bagamat aminado ang komedyante na hindi naman magiging sila nito, ngunit sisiguraduhin niya rin daw na hindi magiging ito at si Bella na ikinatawa lamang ng aktres. Bagamat nabigla sa pagbanggit ni Vice ng pangalang Zanjo, wala nang nagawa pa si Bella kundi ang sumigaw na lamang. Kung matatandaan, sinabi ni Bella na wala pa sa isip niya ang mag-boyfriend mula nang magkahiwalay sila ni Neil Arce na ngayon ay boyfriend na ni Angel Luxin. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, alamin naman natin ng lagay ng panahon. Meron nga bang bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw? Alamin natin straight from Panahon TV. Atin sa atin yan ni Desiree Jonyo. Desiree? Magandang araw, Pilipinas. Sa pagsisimula ng isang panibagong buwan, unti-unti na rin nagsisimulang bumuti ang panahon dito sa mas malaking bahagi nitong ating bansa. Magpapatuloy kaya ito sa mga susunod na oras? Alamin natin yan sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, ang bagyong may international name na Noru ang nagpapalakas ng habagat, pero hindi naman na ito inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras, may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang inaasahan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, pati na rin ang Visayas at Mindanao, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang iiral, pero paghandaan ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at paghulog. At para mas kompletuhin ang ating taya ng panahon, silipin natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi nitong ating bansa. Unahin natin sa Luzon, maglalaro sa pagitan ng 27 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Habang 22 hanggang 35 degrees Celsius naman ang magiging temperatura sa Tuguegarao, Tagaytay at Legazpi kung saan magiging pangkalahatang maaliwalas ang panahon. Sa Visayas areas, kasabay ng generally fair weather condition, ang temperaturang nasa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius sa bahagian ng Tacloban, Iloilo, Bacolod at ng Metro Cebu. Sa Mindanao, pagandahan ng isolated rain showers and thunderstorms. At yan ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon mula rito sa PAGASA Quezon City. Ako po si Desiree Jonyo para sa Panahon TV. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. At sumayin nyo naman ang isang oras sa balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 na tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its Mini Sweepstakes Special Draw. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo! Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City.
You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at bcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa! Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! Pride. Lumalabas ang aming galing-galing pagkaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Paraminan ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number one na ang smart dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick six numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Mga latest, bago-bago, mga kapupost pa lang, pinag-uusapan, pinagkakaguluhan, pinagchichismisan, mga ta-artists na pina-follow nyo, alamin, panoorin, STL, Showbiz, Chismis, Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, kasama si Rocky. Huwag pahuhuli, huwag paiiwan, dapat kasama ka sa huntahan, Mapa TV o cellphone man, manood ng live, STL, Showbiz, Chismis, Live, dito lang sa DZ.